This is Elle and welcome to another video. Ang topic natin ngayon is all about decorating mistakes. Pero hindi ito yung mga typical lang na mistake. Ito yung feeling ko mas madami sa atin na makaka-relate kasi ito yung para mga nakikita ko madalas sa mga typical na Filipino homes. Kaya yun yung gusto ko i-discuss sa inyo para at least mas marami tayong matutunan, pwede tayong mag-improve ng mga bahay natin. Kung meron dito na parang na-feel bad ka dahil feeling mo nag-a-apply sa'yo, hindi yun yung intention ko. Wala, sinishare ko lang kasi ito yung mga napapansin ko tuwing nag-observe lang ako sa mga iba-ibang bahay. Gali ko lang talaga na mag-observe kahit saan ako pumunta. So, chine-check ko yung mga bahay, yung mga lugar na parang paano kaya gagawin to? Paano kaya ayusin to? Or kapag bahay ko to, paano ko siya pagagandahin? Ganyan. So, wala. Ugaling ko lang talaga yun. Kaya may mga na-observe ako na mga ganon. Speaking of Filipino homes, gumawa ako nito sa Instagram yan, LUI Inspired, kasi ang dami nag-DM sa akin ng mga bahay nila. Tapos, sinishare nila na na-inspire silang ayusin yung mga spaces nila dahil dito sa channel natin. Kaya, diyan ko nilagay yung collection ng mga pictures na yon. Sobrang matutuwa kayo dahil galing, ang gaganda ng mga spaces doon. Check nyo sila. And check nyo na rin yung Instagram ko, eto. So, kung hindi nyo pa pina-follow, follow nyo kami pareho. And dahil nagpa-plug na rin ako, please do subscribe to my channel for more home makeover, design tips, design advice. And click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo kapag ka meron tayong bagong video. So, start na tayo. Ito yung aking top 8 na decorating mistakes ng mga Filipino homes. Ito, ewan ko kung uso pa rin ngayon, pero dati sobrang daming na-encounter na mga naka-plastic na bagay, mga upuan, mga mesa, mga kung ano-ano naka-plastic. Nagigets ko kasi syempre gusto nyo mas madaling linisin, ganyan. Pero diba, syempre sa bahay natin, gusto natin komportable tayo. Tanggalin nyo na yung mga plastic, okay lang yan. Palaban na lang natin yung mga bagay na yan. At saka, yung mga iba, parang mga stickers sa mga appliances, sticker sa TV, sticker sa aircon, ilang taon na yung mga appliances na yun, nakadikit pa rin yung mga sticker na yun, pwede nyo tanggalin yan. Hindi mo mawawala yung warranty ng mga appliance na yun pag tinanggal natin yung sticker. So, tanggalin na natin para mas maganda yung bahay natin. Pag-paint ng wall ng glossy na finish. So, yun, ang dami ko nakikitang ganun. Actually, sobrang common yun dito sa atin. Kapag pumunta ka sa maraming bahay, ang go-glossy ng mga walls nila. So, bakit ako personally hindi ko talaga gusto yung mga glossy na walls? Kasi, kitang-kita mo lahat ng imperfections pagka yung finish, ganun nga, makintab siya. Pansinin nyo ha, kapag ka naka-on yung ilaw nyo, lalo na nagre-reflect sa wall, lahat ng mga baku-baku sa pader, makikita, lahat talaga, mas mapapansin siya talaga. So, hindi ko nire-recommend ang glossy, kahit na yung semi-gloss na finish, wag natin siya ilalagay sa wall natin. Pero alam ko, kasi yun yung ginagamit natin dahil mas madaling punasan, mas madaling linisin. Diba, yun naman yung mga reason kung bakit ginagamit yung finish na yan. So, meron naman tayong option. Ako personally, feeling ko very nice na compromise ang satin na finish. Parang itong sa room namin, lahat ng ginamit ko is yung satin na finish lang. Meaning, combination siya na flat at saka ng gloss. So, mapupunasan nyo pa rin siya like, madali pa rin siyang linisin, pero hindi siya makintab na hindi nagre-reflect ng grabe sa kanya yung ilaw, yung mga imperfections, matatago niya. Kasi ang glossy finish, basically, ginagamit lang yan sa mga ganyang klaseng bahay. Ayan, yung talagang perfect, glamorous, meron lang siyang binabagayan, pero normally, hindi natin yun gustong gamitin kung hindi naman yun yung look na habol natin. So, use satin finish para sa mga walls natin. Pagdating naman sa lighting, ang napapansin ko naman is mas hindi siya masyadong pinaprioritize or hindi siya masyadong binibigyang pansin ng mga normal na bahay. Kasi parang okay, lagyan lang ng bulb dyan, okay na. Pero sobrang laking bagay talaga ng lighting sa atmosphere, sa ambiance ng bahay natin, sa overall vibe ng bahay natin. As in, sobrang big deal niya. Kahit na sobrang simple lang or plain lang ng bahay nyo, kapag ka naglagay lang kayo ng konting ilaw dyan, kunwari, maglagay kayo ng lamp sa corners. Yun yung mga ganun, yung mga ambient lighting, mood lighting, sobrang laking effect niya. And napapansin ko is laging ginagamit ng mga bulb is white lang. Kasi, ewan ko, kasi yung iba masanay, parang feeling nila nakakaantok daw pagka-warm or ganyan, hindi ko alam. Pero kung papansinin nyo, kapag pumunta kayo sa mga lugar na yung mas
maganda yung ambiance, yung parang yung mga mas social looking, ganyan, puro warm yung ginagamit nila kasi iba talaga yung feel na bibigay ng warm light. So, yun, try nyo yun. Pero kung gusto nyo ng option na parang paano kapag ka nag-aaral kayo, ganyan, gusto nyo ng white para hinakaantok, diba? So, ngayon, meron na tayong tricolor na light. Yun yung ilaw namin dito. Tsaka, sobrang yung game changer talaga. Like, love na love ko yung ilaw na yun. Tricolor meaning, meron siyang white, meron siyang cool white, tsaka meron siyang warm. As in, switch nyo lang yung ilaw, magpapalit yung light niya. So, yun na lang yung bilhin nyo. Kung gusto nyo yung loungy lang yung feel ng space nyo, manunod kayo ng movie, or may mga bisita lang, pa-party lang kayo, ganyan, gawin nyo siyang warm. Tapos kung naglilinis kayo, gusto nyo ng white, pwede siyang white. So, may nabibiling ganong bulb at saka mga pin light sa mga kahit anong depo. So, pwede nyo i-try yun. Isa pa sa nakikita ko is yung sobrang hilig mag terno ng lahat ng bagay. Una, yung mga bumibili ng mga set-set talaga. Kunwari, yung kama, side table, dresser, cabinet, lahat matching yung set na all brown lahat, all ganyan lahat. Kasi para magkaroon ng mas personality yung space nyo, mas maganda na mag-combine-combine tayo. Hindi kailangan na terno-terno sila lahat yung mga furniture natin. Hindi yun kailangan. Parang ako, ginagawa ko, for example, yung ginawa ko dun sa guest bedroom dun sa Pangasinan, yung ginawa ko, yung bed dun is wood. Tapos yung ginawa ko side table is white. Tapos yung parang TV table sa harap niya, combination lang ng konting wood. Tapos may white. So hindi siya matching talaga, like iba-ibang klaseng furniture yon. Pero bumagay sila lahat. So mas may personality lang tignan yung mga room kapag kaganan yung ginawa nyo. And kahit na sa kulay or sa mga print or pattern, hindi kailangan na tipong may iba kasi ganun, diba? Parang kunwari blue yung walls, blue yung bedsheet, blue yung cortina, hindi kailangan ganun. Kunwari blue na yung walls nyo, yung curtain nyo, gawin yung white para may balance lang, hindi masakit sa mata. Para medyo merong pinagpapahingahan yung mata nyo kapag tumitingin kayo sa room nyo. Tapos yung mga pattern, hindi kailangan na sobrang terno lahat ng pattern ng cortina nyo, ng bedsheet nyo, ng throw pillow nyo. Ito, lagi ko tong nakikita sa maraming lugar and mga bahay. Yung kapag nagahang tayo ng art, ng mga pictures, ganyan, ang tataas. Yung tipong gusto mong i-appreciate yung mga pictures, ang sakit sa leeg, ganun. Hindi ko alam kasi feeling ko, ba't nga ba? Hindi ko sure. Baka nakasanayan lang natin kasi marami ako nakikitang ganun. So, hindi kailangan sobrang taas yung mga paghahang natin. Dapat visually, medyo pag nakatayo kayo yung parang eye level, tignan nyo lang ng from afar kapag ka-overall may balance. Kasi iba, kunwari, nandyan yung sofa, yung mga nakikita ko ganyan na may sofa dyan. Yung frame nandun sa taas, ang luwag ng space between yung frames niya at saka ng sofa. So, yun, kapag ka-ganun kataas, meron lang something off sa kanya pag tinignan mo siya. So, ibaba lang natin ng konti. Tignan nyo kapag, kunwari, natitingin kayo ng mga inspiration photos nyo, mga ganon. Tignan nyo kung paano nila hinahang yung art nila, yung photos nila. Tapos yun, ganon, gayahin nyo na lang. Basta, maging aware lang tayo sa placement and yung height ng mga sinasabit natin sa walls. Pagdating naman sa pagkakabit natin ng mga curtains, ito yung lagi ko rin napapansin is, actually, shinare ko doon sa video na small space hacks. I-link ko sa baba kung hindi nyo pa nakita yun. Marami ako sobrang binigay ng mga tips doon kapag paano natin ma-maximize yung mga small space at paano natin siya mapagmumukhang mas malaki. So, ayun, share ko to doon na yung mga pag-curtain, pagka kinakabit natin, nakikita ko, kinakabit lang siya eksakto dun sa taas ng curtain, tapos saktong-sakto din sa gilid ng curtain, na nagmumukhang maliit yung space. Ang tamang pagkabit ng ganun is, kailangan mas mataas siya kung hindi sobrang taas ng ceiling nyo. Try nyo ikabit yung curtain nyo na sagad sa ceiling kasi nakakalaki talaga siya ng room. Tapos, huwag nyo sagad din sa gilid lang, ihang nyo rin siya ng mas malapad pa sa bintana nyo dahil nakakaluwag siya ng room, mas maganda siyang tignan. And yung iba naman, kunwari bumibili tayo ng panel, yung ginagawa yung isang panel lang sa isang buong kortina tapos naka-stretch na stretch siya. So, ideally, medyo may konting curve yung curtain natin. Hindi naman kailangan sobrang siksik kasi alam ko, syempre, mahal din yung kortina. Or wala, para mas madaling maglabad, diba? So, okay lang kahit konti lang. Siguro, isang panel sa kaliwa, isang panel sa kanan, ganyan. Huwag natin i-stretch ng yung sobrang flat na. Pwede naman yung ganun look kung gusto nyo. Pero sa mga ano na yun, Roman blinds, Roman shades, ganun. E
ito, sobrang pet peeve ko talaga to dahil sobrang niyang rampant sa kahit saan. Parang, hindi ko alam, siguro sa mga 90s or yung mga lumang bahay, ginag-uso to, ginagawa to. So, syempre, ang dami parang ganun ngayon dahil naiiwan yung mga pintura na to. Yung mga nagpipintura ng pinto, ng mga cabinet, ng mga furniture na kulay brown para magmukhang kahoy. Pero, hindi naman nagmukhang kahoy kasi nagmukhang pininturahan lang na brown. Tapos, ang glossy-glossy pa. Alam niyo ba yung sabi ko? Kasi, ang dami ko nakikita ganun eh. Dahil ideally, kasi ako, I love kahoy talaga, yung mga natural finish na wood. Kung gusto niyo ng ganung look, dapat yun talagang na, yung finish nung mga cabinets niyo is mukhang yung may kahoy, yung may haspe, yung natural finish. Pero kung hindi naman kaya na ganun, paint nyo na lang siya ng color na love nyo, favorite color niya talaga. Para at least, mas bright pa and mas, wala, mas maganda pa siyang tignan. Ito talaga yung feeling ko, marami sa atin ang guilty dito. Pati ako, guilty ako dito dahil ngayon lang ako talaga, lately lang ako talaga like nagbabawas-bawas ng gamit is yung hoarding. Dahil sa culture natin, no, sobrang nating sentimental, lahat tinatago natin dahil syempre nakakahinayang naman talaga, pero dapat meron yung limit. Kasi kapag ka nakaka-hinder na siya or nakaka-affect na siya ng daily life natin, hindi na siya okay. Di ba pagka punong-puno ng clutter yung mga bahay natin, like hindi maganda sa pakiramdam. So, yun yung isa talaga nakita ko na mistake natin is yung pag-collect and pagtatago ng sobra-sobrang daming gamit. Yung mga hindi na natin kailangan, hindi na tayo natutuwa sa kanila, hindi na tayo nagagandahan, huwag na natin i-keep. Tapos, imagine niyo ano yung magiging itsura or ano yung magiging feeling niyo dun sa bahay niyo kung mas maayos siya, mas maaliwalas, mas walang clutter. So, kapag ka magdi-display tayo ng gamit, magkaroon tayo ng intention. Hindi naman ibig sabihin na huwag tayo mag-display kasi ako mahilig talaga ako mag-display. Ito nga, oh, nakita niyo yan, meron akong plant, meron akong frame, meron akong letter A dyan, and kung ano-ano pa. Pero, magkaroon kayo ng intention, tsaka ng plano, anong look na gusto nyo. Hindi lang basta isalpak nyo lahat ng gusto nyo sa shelf nyo dahil wala, magulo tignan. So, kailangan intentional lahat nung decor and design natin and wag tayo mag-hoard ng mga gamit na hindi na natin kailangan, hindi na tayo lumiligaya sa kanila, ganyan. So, ayun yung aking top 8 na decorating mistakes. Hopefully, meron tayong natutugunan ngayon. And, hindi to mean para ma-feel bad kayo kung meron kayong mga ganyan or masyado kayong relate na relate kasi ang dami ganun sa bahay nyo, hindi. Ano lang to? Tips lang kung paano natin pwedeng i-improve yung bahay natin. Paano siya pwede nating mas mapaganda. Pero, kung happy kayo sa itsura ng bahay nyo, kahit na ano pa yan, kahit na binanggit ko siya as mistake, pero masaya kayo sa itsura niya and happy kayo, okay lang yan. Dahil yun naman importante, kaya naman natin papagandahin yung bahay natin. Hindi para sa sumunod sa uso or para sumunod sa kung ano yung dapat, ano yung hindi. Pinapaganda natin siya para sa happiness natin and ng mga nakatira doon. So, yun yung importante dito. Yun lang. Kaya nagbigay lang ako ng tip. Baka may matulungan or ma-apply natin para mas mapaganda yung mga bahay-bahay natin. So, hopefully, nagustuhan niyo tong video na to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So, yun lang muna for now. Bye!